Magandang balita, lumago pa ekonomiya ng Pilipinas nang higit sa inaasahan noong 2013. Sorpresa ito dahil sa magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa noong huling bahagi ng 2013. Magbabandila si Rafi Santos. Lindol sa Bohol noong Oktubre at superbagyong Yolanda noong Nobyembre. Ilan lang ito sa makalamidad na tumama sa bansa noong huling bahagi ng 2013. Pero sa kabila nito, nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa datos ng gobyerno, 6.5% ang naitalang pag-angat ng gross domestic product ng bansa noong fourth quarter ng 2013. Umangat din sa 7.2% ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa buong taong 2013. Mas mataas kumpara sa 6.8% noong 2012. Ito na ang pinakamalakas na paglago ng ekonomiya sa dalawang magkasunod na taon mula pa noong dekada 50. The Philippines remains as one of the best performing economies in the Asian region in the fourth quarter of 2013, second only to China, which grew by 7.7%. Isa sa patuloy na nagpapatingkad sa ekonomiya ay ang services sector tulad ng mga business process outsourcing at call centers. Sa taya ng gobyerno, aabot na sa 1 milyon ang mga nagtatrabaho sa industriyang ito. So BPO opened the doors to everyone. So kahit sabihin mo na wala kang specific educational attainment that would be needed for this kind of job, then we could have offered you another job that would fit your skills or talent. Habol ko is experience eh. But syempre, aside sa pay, since I'm helping my family, so ang important sa akin first one is experience and then the second one is the monetary part. Ayon sa isang ekonomista, mapapalakas palalo ang ekonomiya ng mga major construction projects sa susunod na dalawang taon. Ngayon, malakas na ang infrastructure spending ng ating gobyerno. Kung itong mga forces na ito ay tuloy-tuloy lang, palagay ko pwede naman tayong manatili dito sa high growth track natin. Malaki raw ang tsansang mas lalo pa itong lumakas sa pagtutok ng gobyerno sa pagbangon sa industriya ng agrikultura na matinding sinalanta ng mga nagdaang kalamidad at pagbuhay sa manufacturing sector na nananatiling mahina kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Para sa Bandila, Rafi Santos.